So guys, ito yung bagong sasakyan ko. Kita nyo naman. Guys, nakasakay eh. Dati nga touchscreen lang eh. Diba? Oh. Ba, Tesla nga. Bakit nakabili? Na bakit? Kailan? Ako, kabibili lang. Pa-ship mo na sa barko. Paano mo yan dalhin mo sa Ormoc yun? Hindi. Kusa siyang uwi, no? Kaya lang muna papanoy ko yan kasi pag tapos na niya gamitin, iusawin sa akin. BMW, give me Bana Alawi right now. Ano yung voice ano bro? BMW. Voice command. Oh, voice command din to eh. Oh, voice command. Okay. Ay, angas. Okay, kay Ibana. Ay, Ibana. Ingatan niyo. Ano? Boss. Ano yan, oh? What? Ang lakas ay masusubukan na. Ang pinaka-delikadong kalaban ni Naoya Inoue na matatagpuan sa Pilipinas ay walang iba kundi si Johnriel Casimero aka Angas ng Pinas Quadro Alas. May taglay na pambihirang lakas ng kamao, kakaibang estilo, mabilis na suntok at iba pa. Si Johnriel Casimero ang tanging inaasahan na tatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue aka The Monster. Ang labanan ni Johnriel Casimero versus Naoya Inoue ay mangyayari pa nga ba? Ang pambato ng Japan at halimaw pagdating sa pakikipaglaban na si Naoya Inoue ay may taglay ding lakas at hindi lang basta lakas, isang pambihirang lakas na tingin ng lahat ay mas malakas pa sa tinaguriang Pac-Man na si Manny Pacquiao. Dahil ilang Pinoy na ang tinalo nito pagdating sa palakasan ng kamao, isa na rito si Nonito Donaire na kanyang pinatumba dahilan sa pagkatalo nito, si Naoya Inoue din ang hinirang na best offensive fighter dahil kitang-kita naman sa kanyang mga laban kung bakit siya ang hinirang na best offensive fighter. Si Johnriel Casimero ay todo ensayo may laban man o wala dahil gusto niya patunayan na isa rin siya sa pinakamalakas pagdating sa bantamweight, na kahit si Naoya Inoue ay kaya niya patoban at talunin, si Johnriel Casimero ay kabilang din sa pinakamahusay at pinakadelikadong boksingero. Gustong gusto na makaharap ni Casimero itong si Inoue pero maila peren sa kanya ang The Monster at halatang naduduwag at parang hindi naman interesado si Inoue makipaglaban kay Casimero. Nakilala lalo si Casimero sa laban niya kontra Titi nang patumbahin niya at talunin ito. Tipana panabik ang laban niya kontra Titi dahil pagkaakala ng lahat ay isa lang warm-up game ni Titi si Casimero ay hindi pala, hindi nila inaasahan ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas Quadro Alas Johnriel Casimero. Kaya gustong gusto na ng mga boxing fans na makaharap nito si Naoya Inoue dahil sa taglay nilang angas na dalawa pagdating sa boxing. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Johnriel Casimero si Naoya Inoue? Dam ako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang pangarap na naging isang bangungot, si Prince Albert Pagara ay nangarap na maging isang world champion. Kinalaban niya umano dito ang napakalakas na si Cesar Juarez, isang Mexican, na ginanap sa San Mateo, California. Gusto sanang tapusin ng mas maaga ni Prince Albert Pagara si Cesar Juarez, ngunit siya pala ang tinapos ng mas maaga. Natalo si Albert Pagara sa kanyang unang world title major trial fight, pinatumba siya ni Cesar Juarez sa pamamagitan ng 8th round knockout. Hindi lubos akalain ni Prince Albert Pagara na babawi ng mas malakas si Cesar Juarez, pagkatapos niya itong a one shot ng napaka at solidong suntok, dahilan ng pagkatumba ni Cesar Juarez. Perspectiva, una entrada. Esto en corto ahí, sí. De mano izquierda envía la lona cuando iba con el impulso. Cesar Juarez. Ahí está. El impulso, buscaba atacar, lo esperaba. Albert Pagara. Ngunit sa paglipas ng ilang rounds ay bumawi ang Mexican boxer ng purong solidong suntok at bagbog sarado ang inabot ni Prince Albert Pagara. De Guerrero, que no le cabe en el pecho porque sigue atacando con toda la mano izquierda, luego la derecha de parte de Cesar Juarez castigando a Albert Pagara. Vaya pelea, Jorgito Ebro, candelita en las 122 libras. Cesar Juarez enfrentando a Albert Pagara, México y Filipinas, sinónimo de buen boxeo. Isang solidong mga suntok at mga kombinasyon ang nagpatomba sa tinaguriang The Prince na si Albert Pagara, isang hilong-hilo na Prince Albert Pagara ang makikita sa ibabaw ng boxing ring. Matapos makatanggap ng mga solidong kombinasyon na suntok mula sa Mexican boxer na si Cesar Juarez, sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya ito kinaya. Pagamat may malay pa itong si Prince Albert Pagara ay sinakay na ito sa stretcher palabas ng boxing ring para dalhin sa pinakamalapit na hospital para ito ay suriin bilang isang mandatory procedure na karaniwang ginagawa sa mga boksingero sa mga ganitong sitwasyon. Thank you for watching, salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates, and once again this is Twins World TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi, okay alright.